Ayun, good morning mga kabaryo. Ganun pa rin po. Masid-masid, observe. Sa lahat na nakikita sa bawat sulok ng palayan. So yun, nandito po kami ngayon sa Going to Kalumpang again, no? Nakita ko yung isang si tatay nandun. Tama yung kubo niya. So nandun, sa likod, nag-iisa. Kausap niya yung mga aso. So puntahan lang natin mga kabaryo. Makapagkwentuhan. So tara, sama ko po nga pala si Unek. Unek. Yan, si Unek. Dalawa kami nagmamasid. So tara mga kabaryo, sama kayo. Papa. Tara, Unek. Nakakain din ako. Tatay. Napansin namin nag-iisa sa kubo. Parang kailangan ng kakwentuhan. So nadaanan po namin mga kabaryo. Mukhang nag-iisa ka. Maghapot ka rito? Hindi. Ha? Dito pa kayo natutulog? Hindi. Ah, hindi. Nagtawa sa bahay. Kilala niyo po ba ako? Oo. O, natandaan niyo ako? Nasabi ko sa inyo, minsan pupuntahan ko kayo para magkwentuhan tayo. Ayan. May talong. May gabi, may okra. Halo, ano? Tapos yun, buwan siya sa akasya na yan. Ang gando sa pangalawang mangga, kalabasa. Aha, okay. Eh, pagka namulaklak yan, maninilaw yung babaw na yan. Ah, at least kahit paano may hinihintay. Libang ako na lang, yung pakinabangan niya niya, alala ko yung tisig. Ah, may talong nga, ito talong, di ba? Talong. Tapos, may sitaw po yun tayo, di ba? Sitaw. So, mamumunga na rin yata eh. Tay, tignan ko lang saglit ha. So yun, si tatay, habang nag-i-stay dito, araw-araw naman dito, may tanim siyang sitaw. Yan. Talong, doon daw may kalabasa. Hey, usually, maraming binibili doon sa palengke. Pinupunla ko lang din, dahil na may gulayan din ako sa likod doon. Eh, nagulang ako ng bunga at tapos pinunla ko. Bibili ka, 3 isa. Ay, kung mapupunla, saglit lang, ano? Saglit lang. Kaya nga. Hey, ano po ba kayo? May idea na kayo sa pagtatanim ng mga rin? Actually, tay, maganda. Nung araw, binata pa po ako. Yung tuhin ko po, dyan, Montasio. Yung nagkambingan doon. Opo, marami. Binata pa ako noon. Maliit man pa ako. Kasi yung mga nagtatanim ng pakwan. So maganda naman. Maganda kita sa pakwan. Kaya lang... Nasadaanan ko yun. Hindaan ko rin yan eh. So kung sakaling matuloy po yung plano nyo after ng harvest ng palay na magtanim ng pakwan, madalas po akong babibihita sa inyo. Ay, katagaraw na noon. Kung magkasya po na eh, katagaraw na noon. Ano, kailan nyo po tinatarget? This ano rin, year? Dahil nga kasi yan, harvestin ng mga... last week ng September, may punla na kami noon. Meron na po kayo nakakontakt? Taga rito sa amin. Taga rito lang din po? Taga San Casimiro. Paano laban nyo kung sakali? Labas ang gastos, ate. Pwede. Hindi kasama ang bali niya. Usually, sa isang hektarya, mga gano'n ako magiging kukunan. Bakit? Wala pa rin 50. Sama na lahat yung patibale or? Hindi ah, yung patibale. Kasi yung pataba, kamo, bindi. Wala pa yung 50. Wala pa yung 50. So sana, tay, matuloy. Kasi once na matuloy, mula sa itatanim nyo, susubaybayan ko kayo hanggang sa mag-harvest. Natin yan po.
po, if ever na mayroong mag harvest, madali ang proseso na pagdala dun sa ano, sasakyan. So yan. Maganda, maganda po. Kung kailan po pa ang ani nyo ng palay? Last week ng September, first week ng October. Yan yung pinaka-exact na ano talaga. Na, pero pero may ipon lang na gusto ma- ah, okay. May nakaabang na kayo. Ibig sabihin, Tay, habang pa-harvest na, okay, at same time, meron kayong transparent na lang. Meron kayong oo. Nakabinhi na na pagkatapos itatali. Paano po pang pala doon? Binabala nga? Eh, or nung butas? Nung una yun. Sino una? Eh, ngayon hindi na. Paano daw po ang... pagka may punla ka ng ganun, ipapatong mo na sa... Buka na lang yung paligid. Paligid na pag... Ah, ganun na lang. Kasi man, ano po eh, usually, yung speed na pala, kudrado ka, ilalagay mo ng ta... ano. So yun, tapos... Hindi tayo ng baboy lang. Sorry. Tayo ng patakalimut pa lang po ni Andres. Yung matagal na yan eh, hindi na namin ano. Then, ang problema lang doon tayo, kahit na tubo na siya, malaki na siya, if dumating yung ulan na puno ng tubig, yung pala nga, mamamatay. Kaya nga, hindi na nga panyon. Hindi na proseso ng pagtatanim. Iba na ata. Ibabaw na. Ah, ibabaw na. Ah, okay. Maganda. Saka mas maganda tayo kung September, ilang months mo ba? Kumpanya, 75 days. Ah, 75 days lang. Sir, araw, mas maganda tayo yun, yung naisip nyo kasi ang target, alam ko kasi, ang base po sa pagkakaalam ko, ang Pakwan, mas maganda tinatarget nila month of December. Before harvest. Christmas. Yes, before Christmas. So, kasi mga kabaryo, ang pagkakaalam po kasi, kaya tinatarget nila yung December kasi mabili ang prutas pagdating ng New Year. Isa sa mga bilog na kinakailangan na sa lamesa. Paskot, bagong taon. So, kaya yun. Tama yun. Inano yun tayo. So, yun. Siguro, sana. Sana. Yung plano nyo. Eh, kinuusap ko na si Evelyn. Oh, approve naman po. Sabi ko sa kanya. Basta itong pangko sa kanya. Yung pa sa kanya. Eh, subukan mong kapital kung sakali at hindi ka matatalo sa palay. Hindi, kahit based on money sa palay. Makakuha ng kapital dun sa pag kapakuan. Kukunin lang natin ako yung panahon na kailangan, pakinabangan natin. Kung malaki-laki naman yung perang nakapaloob mo, pakinabangan natin. Dahil may limit hanggat, yun. Yes, apa. May limit. Hanggat nasa inyo, kailangan pakinabangan ng gusto. Tama po yun. Biruin niyo siya, sabihin niyo, papasok na rin ako magpapakuan. So yan mga kabaryo, no? Plano ni tatay, after harvest ng palay, tinatarget niya magpakuan. So target harvest din, December. Kailangan talaga doon, yun kukuha ka ng planters na nakakain. Tsaka mas maganda po tayo before nyo, kung first time kayo, aralin nyo muna. Madali naman aralin ang pagtatanim ng pakuan. Lalo na po sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na Google, pwede kayong mag-search. Patulong ka kay me sa awas control. Na paano ba? Tamang proseso hanggang sa aralin nyo ng aralin. Hindi ko naman sinabing kayo yung gagawa po dahil kukuha kayong tao. Para lang, ang isang negosyo, kailangan meron din tayong idea eh. Kailangan alam natin kung paano proseso. Actually, gusto ko rin yun eh. May kambing din po ako eh. Mas gusto ko yun. Okay, yun ang cheating din kasi eh. Sabi ng kambing. Ganda na. Ano po, nagsimula siya sa tatlong inahin isang barako. Then dumami. Pinokus niya yung sarili niya dun dito. Naglaan siya talaga ng dalawang pitak na... May bahay kambing din doon. Maganda rin naman po ang kambing kasi una-una, ang usually damo lang kakainin, wala nang iba. Bigyan mo lang ng vitamins. Alam ang pangalan niyo to. Kayo po ba si... Amang kuntuhagin doon. Amang? Jaime. Amang Jaime, ang pangalan niya po. Kilala rin po kayo sa Bantog? Doon ako, pinanganak. Edad kong 76 years, hindi naman ako umalis diyan. Amang Jaime. So, Kabaryo Channel po ako. Kabaryo Channel. Dahil baryo po tayo, Kabaryo. Pero ang pangalan ko talaga, George. George Jaime.
Pao. Ganda naman ang pangalan niya, okay. Tay. Nataong, George Jaime. Nataong, ano eh, anong magliliberation doon, tayo na-English yung aking pinalaya ng kanunong Pilipinas sa Apple. Eh, doon na sino na yung pangalan ko sa... Ah, doon na ipinangalan sa George. Mm-hmm. Kaya George. Yung Jaime talagang... Pledo naman namin yun. Mga... Ilan taon na kayo, tay? 76. 76 na kayo. 76 na si tatay, pero strong. Laas pa. Wala akong nararamdaman. Yung rayoma. Wala kayo yan. Yung sa tenga. Tenga. Mata lang. Wow. Pero nung binata kayo, may mga bisyo din po ba kayo? Nag-iinom? Hindi mawala talaga yun. Lalo sa... Nag-yossi? Gano'n po kayo nag-start mag-yossi? Grade 5 pa lang ako. Dala sa likod ako ng kalabaw. Obligado. Nag-yossi na kayo? Ay, obligado. Dahil kasi nga yung tagpapastol na madaling araw, malamok. So yun mga kabahayan, si tatay, grade 5 years old pa, grade 5 pa lang pala siya, nag-yossi na siya. So until now, nag-yossi pa tatay, pero lang strong, ito. Malakas pa din siya. Sa edad na 76, kaya pa? Isang kape! Tay, yun nga pala, gano'ng kalaki yung sinasaka niyo dito? 2.7 hectares, so parang 2.7, kulang 2 hectare, 3 lote. Tama, gano'n. 7.5. So, first time nyo palang aanihan o second time? Ngayon pa lang. Ah, ngayon pa lang to. Pwede mong madumi ito eh. Puro talahib, puro ano ito yan po, eh. Ito po, itong area na to. Kasi dapat ayokong makita na kumbaga siya pa parang amin na. As abundo, parang pati na bahal. Tay, magkano sinangla sa inyo to? 1.5 o 1.5. Malaki na rin yung nahirap pang kung dito lang din. So, tay, 2.7. So, sana humani kayo. Target nyo. Gano po kalaki ang nagiging puhunan dun sa 2.7 nyo? Kasi yan yung binili lahat at lahat. Yung mga magiging gastos nyo sa abono, sa mga... Makina lang yan. Eh. Opo, yan. Sa pag-prepare nung ano. Just naman lang... Doon po ba sa 2.7, gagastos kayo ng 100,000? Meron siguro. Meron, pero sobra na po yata yan, no? Tapos, kung sakaling umani man kayo ng 100 per hectare, sa 270 mo na lang, labas na lahat, tay, kaya ba? Basta pagpalagay na natin, umani kayo ng 200,000 at 200 kaban, labas na lahat, kaya. Kasi 2.7 eh. At meron kang... katulong na porsyento ba? Hindi po, kung malilis na yun. Kasi usually, magkano po ba ay naani ng isang hektare ha? Pagka ganitong kagulan. Kalimitan eh, sa tindig na ito, kung magagaganda lamang, kahit yan ang laki ng yan. Sa isang hektare mga? Isang hektare eh, kaya naman ay sandaan yan. Sandaan? 80, kamo na lang. Magkano po? 80. O, 80. 80. So usually, 80, magandang-maganda na yon, neto na yon. Okay. Labas na yung hunos ng... Hindi pa rin? Nandun pa rin? Ah, okay. Siguro tayo yung tinatarget yung 80, mababang-mababa na yun. Pero kasi based sa aking pagkakaalam, yung minsan umaano sila ng 100 kaban. 120. 100 sacks per hectare. 120. O 120. Kumporme po yun sa yun nga, sa panahon. Katulad ngayon, tagulan, so hindi ganun kaano. Hindi ganun kalaki ang inani versus dun sa tag-araw o yung may dayata na tinatawag. Kaya nga dapat eh madagdagan lang kanil bagong magkakapan. So pagpalagay na natin tay, 70 per hectare, labas na lahat yon. Labas na yung hunos, labas na yung sa pag-harvest, yung ano tawag doon, yung combine. So 70. So 140 plus yung 70, di ba 2.7 sabi niya nga po. So, amani kayo ng 50. Pagpalagay na 40, 200 ka ba? Hindi, yun lang makanet ka rin ng lahat, labas na lahat. Eh, nang 100 yung ganda. Yes, yun nga po siya sabi ko. Kung 100 ang magiging expenses nyo, gastos, plus 100 yung kikitain nyo, in 4 months, maganda na. Di ba po? Kahit na paano, malaki na yung magiging puhunan nyo, dun sa pinaplanin yung
pagpapakwan. Diba po? So yun. Ganda rito sa ano yung press nyo. Kasi meron kayong malaking puno, mas malamig, mahangin. So press A talaga. So sana tayo, yung 2.7 nyo, umane. Kikita rin tayo kapag ka wag lang matalo yan. Tuloy ang plano na magtanim ng ano. Wag lang matatalo. Eh kasi dito na kung panahon. Opo. Actually po tayo, yung tina-target nyo man para dun sa ma-harvest nyo ng December, marami rin pong mga bagyo na dadaanan pa. Kahit sa kahit, ito lang din. Sa palay lang din, may mahaba-haba pa rin. Gano'n na po ba katagal yung palay nyo o katanda yung palay nyo? Aba eh... Since tinanim, meron na po bang isang buwan? Meron na, mga 31. 31 days na po, mula po siya nung tinanim. 31, 32. Ah, so 2 months before, ani na. So yan mga kabaryo, no? Yung tanim ni tatay, 31 days na daw. So 90 days lang po at ang usually ang palay, di ba po? So 90 days lang po. Kung tagalan, ay kung tagulan, mahaba ng konti. Ng konti. Pero hindi ka, ito hindi ka mukha nung sa ako. Bakit po? Bakit tumahaba? Eh, may init nung... Ah, okay. Mas mahaba ngayon. Kasi doon, puro araw. Pag alam ko, pag manasikata, madali siyang magano. Saka, so, yun nga. Eh, saka naglalamig. Kaya yun, nag-uula na kanya. Mahaba ng konti. Pinakamalaki naman yung salib. So yun, ulitin ko mga kabaryo, 31 days na po ang tanda ng palay ni tatay. So, yeah, po, malalaki po. Malalaki. So, 2 months na lang po, almost 60 days, pwede na humarvest si tatay. So, sana, maging maganda yung anin ni tatay para matuloy yung pinaplano niyang pagpapakwan. At sana, pag natuloy yun, madalas ako mapunta rito para gabayan kung paano yung tamang proseso yung pagtatanim nung pakwan. So yun lang po mga kabaryo, no? Dito ko na po tinatapos ang aking vlog sa araw na to. Maraming salamat po, tay. Maraming salamat po, Kabaryo Channel. Po. Si Tatay George Jaime, napakagandang pangalan at napakagandang pangalan. Kilala sa San Casimiro. Kilala sa San Casimiro. Sipin mo tay, 76 years old. No? Lakas na. Nag-iossi pa, minum pa. Diba? Walang nararamdaman. Walang nararamdaman. Healthy. Walang marayoma, walang sakit na sikmura, malinaw ang mata, malinaw ang tenga. Ano po yun tayo? Ang tao kasi, once na wala kang nararamdaman ng sakit, atanda ka. Pero kung meron kang magiging sakit, bata pa lang wala. So yan mga kabaryo, no? Napakasarap kakwentuhan ni tatay. Talaga. Time check, 11:10. So, dito ko na po tinatapos muli ang aking vlog sa araw na to. Maraming salamat po. God bless.